Magandang araw po. So, itong video na ito ay exclusive na gagawin ko ito sa Tio Jose Arellano. So, Tio Jose, gaya ng sabi natin sa Setsa, talagang lagi natin, hindi natin nakakalimutan yung ating moment na nakatumira sa inyo. So, itong video ito ay gusto ko lang talagang ipaalam din sa inyo na talagang hindi ko nakakalimutan yung buhay ko noong ako'y kasama ninyo. Hanggang ngayon, talagang nasa isipan, nasa puso ko na kung paano na itinuring din niyo akong anak noong ako'y tumira sa inyo. At ito yung nangyari noon eh. Grade 5, noon, 1978, nagkaroon uli ako ng opportunity na bumalik ng grade 5 noong 1978. At idadagdag ko na rin dito, ano, so noong 1978 na yun ay malinahin to ako noong 1974, wala nang ano, walang hanggang grade 4 lang sa Biga. 74, 75, 76, 77, yun, 3 years akong hindi nakapasok, ano. Tapos 1978 nagkaroon ng school, isang nagkalima na yung building doon, yung room, nagkaroon ng grade 5. So isasama ko na rin dito ang ano, ang mga kakantasing, ano, pamilya ng kakantasing, kasi siya yung nagbayad ng aking tuition nung dumaan kami ng tatay ko doon sa palistahan, sa school. Kasi ang bahay ng mga kakantasing, harap siya ng school eh. So kasama niya ang kakang huling luntok, yung principal. Ando sila nagpapalista, naglilista. So tinawag ako ng kakang huling, sabi niya, magpalista ka na, Bec, at magsisimula ng pasukan. Gagamitin na yung room. Yung room naman ng grade 5 na yun, wala, may bubong na siya, may dingding na simento. Pero wala yung kanyang sahig, yung kanyang flooring, graba, wala pa yung ano, wala pang simento. Pero pinagamit na. Kaya no, kami mag grade 5 doon sa Biga, wala pang walang simento yun. Yung graba pa lang. Naglalaki talaga graba. So, sa madali sabi, nakabalik ako ng school, ano, grade 5, tatlo after 3 years. So, ganun nga, wala akong pang ano, sa last kong video, nandun din yung ano, wala akong pambayad ng, ayun ko kung piso ba yun, baka piso yata yung pambayad sa palista. Ay, wala kaming piso ng tatay. So, sabi ng tatay, saka na lang, isang taon uli. So, ang kakantasing, hindi, sabi ng kakantasing, ako na magbabayad. So, binayaran ng kakantasing, ano, bayan yun, nakapasok ako, nakapasok sa school. So, nung bumili ng notebook na, ano ba yung notebook? Yan. Ang gaganda kasi ng notebook dito sa Canada eh. Noon eh, kasi ganoon, kung ang subject yata ay 7, tapos ang notebook yata ay 3. So, minsan, yung ano, yung notebook, yan, itong notebook ko. Yung English dito, sa sisimula ko ng sulat, ano, yung kabilang subject, babaliktarin ko lang. Sa kabila naman siya, pasalubong. Isang notebook, na ganun. Siguro, marami naman nakaranas ng ganun, di ba? Kulang yung notebook eh. So, yung English dito, sa kabila papunta dito, baliktarin mo. Sa kabila naman yung Pilipino, pabalik naman pasalubong. So, sa madal sabi, nakapag-aral, ano. So, ganito ngayon, baga man nakakaraos, siyempre mahirap ang buhay, ano. Talagang nakakaraos naman, nakaka-grade 5. Finally, nakaka-grade 5, ano. Ngayon, nung ito naman si Jose, ang anak dito si Lina, 11 years old at that time. Hindi, si Buone siguro, ano yun, baka 9 lang yun. Tapos si Tim, 7 years old. Isipin mo, yun ang ginagawang katiwala ng Jose sa bundok. Pag ang Jose ay nagbibiyahe, namimili-mili ng manok, nagluluwas-luwas. So wala siya mapag-iwanan doon sa kanyang mayroon itong tani sa bundok, malamalong at kamatisan, may mga alaga ni may kalabaw yata noong time din, may, ano, may baka, ganun. So marami ano, yung tani man niya doon. So nag-request siya sa tatay ko. Kuya, sabi niya, bigyan mo ko lang isang sundalo. No? So sabi ng tatay naman, siya, pili ka dyan. Tapos sabi ng Tio Jose, si Bec. Hindi ako naman, sige, sabi ko, para kaya mababawasan dito sa amin kasi kami dito palagi din kulang yung pagkain namin eh. Ilang kami magkakapatid. So ganoon yun, kinuha ko ng Tio Jose, ano. So they sabi niya, ako na lang magpaparal sa iyo. So masikaso talaga. Uso na noon, uso na okay-okay ha. Baka kala niyo hindi pa uso na okay-okay. Eh, uso na. 1978 na yun, 79. Uso na din okay-okay. Kasi yung tawag doon po sa ganun damit, salvage. So minaglalako na ng ganoon noong araw yun. Siguro yun yata, mga galing sa mga relief good na padala ng ibang bansa sa Pilipinas. Tapos ginagawa naman ng iba, binibenta. Pero mura. Nabili ako doon at siya ligaya ng pantalon.
nakaki, tapos ano, nino lang, nirepair na lang kasi malaki, ganun. So, yun ang pantalon ko doon, inaano ko, naibili ako doon sa Okay-Okay. May Okay-Okay na ron, ha? Okay-Okay. So, sa madali sabi, sila na ang nagpaaral sa akin. Tapos, ay, yung pag may alaga din yata ang kambing doon sa, ano, sa ano, panahon na yun, sa hapon, pag-upay mo yung kambing, pag-iigib mo. Pero kalimitan, ano lang, Sabado at Linggo lang ako nag, talaga nagtatrabaho na sa mga Tio Jose, sa kanilang lupain sa bundok, taniman. Ganun pa man ayun, talaga tinuring ako kasi tinuring nila akong anak ano. Pag yung ano, pagdating sa pagkain talaga as in nakakalamang kasi lumalabas na ako ang panganay ng anak noon. So, parang nakakalamang pa yata ako sa pagkain na. Salamat sa mga sa Tio Jose. So si Lina talaga tinuring din ako pati na ano yan, si Bone, si Riteng. Yan yung tatlo, yan yung ano, Lina, si Bone, si Riteng. Yung maliit, sino ba ito? Si Miguel, ah. Yan si Miguel, medyo ano, pro. Pero hindi namin nakasama yun, maliit pa yan eh. So yung tatlo ang kasama ko sa bundok, punta kami ng bundok. Tapos si Missy kami, eh, yun ang nangungkot din sa palok sa mga may bina, di ba? Nangungkot sa palok. So yun yung mga pinagkakakitaan doon. Ay, yun nga pala mga sa palok. Sa paligid-ligid ng mga Tio Jose, may isang palokan doon ng kakasiduro yan. O sino ba sa mga kakang... Kuya Amador, Kuya Amador. So yun, nung pang-ano yun, yung mga naibentana niya sa palok, hahatiin. Kumbaga sa ikatlo yata ang sa amin. Tapos yun, pang-gastos din. But ano, level up ah. Dahil talagang nung ako tumira sa mga Tio Jose, kumbaga sa ano, mas regular yung kain, ano? Kumpara doon sa amin na nung nandun pa kami sa Lagontingan. At talagang may time na, sige, bahala na kung may makikamakain. Wala, talagang asin, mahirap talagang buhay, ano? Pero talagang nagnaramdaman ko makakaiba. Kumbaga sa ano, yung ano, mas pag sa pagkain, okay lang. Talagang nagiba ang sistema ng buhay ko. So, ganun pa man, yun, nung naranasan ko doon ako, 13 years old. 12 to 13 years old. Tapos si Lina, 11. Si Tim, si Bonet, 9, 7. So kami apat na bata kami. Kami yung pinag-asikaso sa pagpapatanim ng maisan. Ano? Ang Tio Jose yata nagbibiyahe ng... namimili ng manok ang Tio Jose nun eh. O, kami naman na ako, si Lina, si Bonet. Kami na lang yung nag-asikaso sa Pasaknong eh. Kami nang umbida ng mga taga-Niyog. Sa mga taga-Niyog na mga silya, yung mga mag-anakan doon para magpatanim ng mais, para kami yata ang mapag-autosan. Kaya pa, yung ngayon ko lang naisip, sa edad kong 13 years old, tapos si Lina 11, 10, yung sa edad na yun, ano? Ganun ka-responsibility ang responsibility na ginaganapan. So anyways, itong maikli kong video ito ay ako, Jose, sa inyong buong pamilya, ano? Talagang salamat at hindi namin kayo nakakalimutan, ano? Pero hanggang doon lang, sa alaala lang. Hindi, ibig sabihin, importante yun, ano? Dahil hindi lang basta pipinsan, as in talagang parents ko, magulang ko po kayo, kayong mga magulang ko at mga tunay na kapatid, ano? At itong sina, ano, sina Lito, maliit pa yan. Si Lito, ano yan? 4 years old. Maliit pa yan, no? Kaya hindi ko, ano kayo maliit din, hindi din ako natundahan. So, Lito, napakabait mo, ano? At ang iyong concern ay sa pamilya, ano? Yung bahay doon, ang Josie tumitira doon, ang iyong mga kapatid. Ako nagpapasalamat sa ano, sa yung kung paano yung mga kapatid niyo talaga ang nakakatulungan, ano? At ako'y natutuwa. Natutuwa talaga. At bayaan niyo, pag lumuwag yung pandemic, ako, bakasin ako dyan, sa sigurado yun, ano? Ayun, ayun. Sigurado na yun. Pag-pray natin, ano? So, marami ako mga video kung gusto niyo, ano, panoorin niyo yung mga video sa aming sharing namin sa Bible study. So, na para palagi niyo makita yung updated ko. Panoorin lang yun yung link. So, Lina, ano? Tsaka si Bobby yata, nasa Saudi na. Salamat sa inyong buhay, ano? At Jose, talagang, ano, para relax na kayo dito sa, ano, sa kalungkob ba yan? Kaya nga sa atin doon sa agas, ano, ito. Ang Jose, palagi nga hilig. Kaya nga, hilig to nyo, ano? At, ganun lang, inyong, enjoy yung pag-alaga ng kambing. At, yan ay, kumbaga sa kayo, yung nagbibigay sa atin ng araw-araw. Sigla dahil kayo may konting activities. Kaya nga may lugar naman kayo diyan. May libangan, sabi nga. Tapos libangan, adi, siyempre yung kambing, mabi pag nabenta, siyempre. Hanap buhay din. Hanap buhay. So hanggang naman yung video ko nga, Tio Jose. Salamat sa... Tsaka sa inyo, sa mga anak ng Tio Jose, na talagang ang babait ninyo, na inyong... ito sina Nick, ano, sina Lito, Bonnie, Miguel, Tim. Tim na. So, di ba si Tim ngayon? So, salamat, napakababait niyo mga anak, ano? So, itong video na ito ay ako yung pinapanalangin ng buong pamilya mo po, Tio Jose, ay
gabayan, ingatan at pagpalain kayo ng ating Diyos. Ingatan sa lahat ng oras at ating ang good health. Importante ito para ano, saka laging masaya, no? Ang Diyos naman, laging nakangiti yan eh. Ah, sige. God bless po sa inyo lahat.